Hello, hello, friendship mga lords. Ito na naman. This time is rainy season again. And time to plant, time to transplant, time to market or grafting or whatever na kailangan natin magparami, magpalago ng mga halaman natin. Especially ang aking mga rubber tree. Ito si Black Prince. So, ayan. Minarkot ko siya. Then, mga after 2 months, ayan na siya. Pinakamatagal na siguro yung 2 months na mahigit para maging ano. Ayan na nga, Diyos ko, my goodness, sa tagal ng aking di pagtanggal sa kanya or paghiwalay dun sa mother plant, ayan, nabuwal na siya kasi mabigat siya eh. So, okay, i-transplant na natin siya. So, ayan no, talaga stable na yung ugat niya eh. Nalang gusto na niyang palipad sa paso at sa lupa. So, ayan. So, ayan mga lords, nakayuko na kasi siya, nabakli na siya mismo dun sa pinaka-minarkot ko, yung kinayos ko na puno niya na tinalupang ko. So, syempre, katulad ng dati, as usual, kung napanood yung mga nakaraang kong video pa, medyo natagalan lang at nagkaroon tayo ng medyo problem sa pamilya. But later on, nakasurvive na and then we're okay na. And then, eto na tayo ulit sa ating pagtatanim ng mga halaman, pagpaparami, at pag-transplant, pag-market. Marami pa ako ima-market. So, ayan nga. Sabi ko nga, katulad ng mga dating ginagawa ko na market, tatalo pa natin yung kanyang bark, tapos pupunasan natin yung sap, medyo idadry ng konti. Then later, gumawa na ako ng binabad ko yung cocoa fiber dun sa tubig o ay sa tubig ulan. Kung meron kayong tubig ulan na, kasi ako pag umuulan, pag tagulan, naglalagay ako sa mga Wilkins, nag-iipon ako, meron nakasahod dun sa nabatya. Isinisave ko yung rainwater. So, pagkakailangan ko, pagtag-ulan, nagkailangan ko ng rainwater, may dababad ako, kaya nagawa ng market, o ganyan. So, meron akong rainwater. So, ayan, nilagyan ko nga siya ng suhay eh. Kasi talagang mabigat siya eh. Hindi ko naman kasi mamarkot doon sa bandang unahan, kasi baka hindi pa maging magandang imarkot, kasi kulay green pa yung sanga niya, yung branch niya. So, kailangan mas maganda yung medyo mature na branch ng gawin natin. So, there you are. Ayan, successful na naman ating dalawang market. Tatlo sila. Tatlo silang sabay-sabay na minarkot ko. Na yung isa, ayan, yan, diyan. Bali, dun sa isang puno, ay, ano, tatlo yan. But, unfortunately, nabangal nga siya. So, ang ginawa ko, hinihang ko siya doon sa ilalim ng puno, doon sa ilalim ng puno ng mangga. And then, ito namang isa de, nagkaugat pa rin siya. Kaya nga na, tuwa-tuwa nga ako, nagkaugat siya kasi kahit nakahang siya, ay okay din pala yung hanging method. So, ito, tinanggal ko yung kanyang, ano, oh, diba, ang dami na nakugat. Ito naman yung nakahang. So, hindi ba, talagang okay din yung hanging method. So, ayan yun yung isang nabangal na nando doon. So, okay na, diba? Ang ganda ng kanyang ugat. Talagang kailangan na niya i-transplant. So, bali tatlo sila. So, ayan. Diba? Ay, ako. I'm so happy. Mga success tong ginawa ko. Mga successful sila sa aking pagmamarkot every rainy season. So, ayan na. Naalis akong dahan-dahan yung plastic kasi baka maputol yung mga ugat na ano yung mga malulutok pa yun eh. So, ayun, natanggal ko naman ng maayos. Kaya, binabad ko pa siya sa ano, sa rainwater. So, ayan, tatlo sila. Binabad ko sa rainwater. So, ayan yung mga picture ng mga ano. So, ayan, okay. Sana nagustuhan nyo ang aking pagmamarkot at transplant siya at pinutulang ko siya. Ayan yung nakahangin, yung mga ugat niya.
Okay, thank you for watching at let's see for the next level ng aking pagmamarkot. No, tapos na sa markot ng aking pagtransplant. Okay, thank you for watching and God bless and be thankful always. See you next time. Just stay tuned. Thank you. Bye-bye.